Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakita mo na ba kung paano ilipat ang 1,000 piraso ng baka? Alam mo ba kung paano nahuhuli ang milyon-milyong isda? At paano kinukolekta ang sandamakmak na tahong? Ilan lang yan sa mga kakaibang paraan para hakutin ang napakaraming hayop. Umpisahan natin ang kwentuhan sa mga naglalakihang baka. Siguro ay nagtataka ka kung paano ba naililipat ang libu-libong baka. Meron din ba silang libu-libong trabador na kayang magbuhat ng isang baka? Eh di wow! Dito sa isang farm sa Germany, matutunghayan nyo kung paano ba ilipat ang laksa-laksang baka. Sa sobrang dami ng kanilang baka, nakaimbento sila ng sistema para sa mabisang transportasyon. Kung paano yon, ganito kasi yan. Inuumpisahan ang proseso sa pagsasaayos ng truck na paglalagyan sa mga baka. Ang tawag sa mga naglalaki ang mga truck na ito ay livestock trailer truck. Ang livestock trailer truck ay ang mismong paglalagyan ng mga baka para sa transportasyon. Upang maisakay ang mga baka sa loob ng truck, dahan-dahan itong ipinapasok sa loob ng trailer. Kapag napuno na ang unang palapag ng truck, saka ito iaangat. Sa ganung paraan, pwede pa uling lagyan ng mas marami pang baka ang ibabang bahagi ng truck. Amazing! Dahil ang isang bago ng trailer truck ay kayang maglaman ng 50 piraso ng baka. Kapag puno na ang laman ng truck, pwede na itong umarangkada. Siyempre, kailangan bukas ang bintana para naman makapag-sightseeing ang mga pasaherong baka. Talaga namang kabibiliban mo ang pagkalaki-laking truck na ito dahil kinain nitong dalhin ang napakaraming baka. Kapag nakarating na ang truck sa kanyang destinasyon, dito naman ang susunod na dilipatan ng mga baka. Isa itong port o daungan ng barko, kaya ang susunod na sasakyan ng mga baka ay ang barko. Siyempre, kailangan pila-pila pa rin ang mga baka habang lumilipat papasok sa barko. Meron pang ang basketball court sa barko. Alam mo kung bakit? Ang mga baka kasi ay mahilig mag-basketball. Kung ayaw mong maniwala na marunong mag-basketball ang baka, bakit mukhang matatalo ang lalaki na to sa larong one-on-one? Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Kung alam mo na kung paano ilipat ng lugar ang mga baka, tumungo naman tayo sa karagatan. Dito natin masasaksihan kung paano tinatransport ang tunay-tuniladang isda. Upang makapag-transport ng napakaraming isda, kailangan mo rito ng napakalaking barko o yung fishing vessel. Gaya na lang ng barko na Northern Eagle na may haba na 345 feet. Ang barkong Northern Eagle ay isa sa pinakamalaking fishing vessel sa buong mundo. Ang barkong ito ay madalas na lumalayag sa Bering Sea upang makahuli ng isda na tinatawag na Alaskan Pollock. Ang kapitan ng barko ay gumagamit ng espesyal na tracking device upang malaman kung saan ang pwesto na may pinakamaraming isda. Kapag nalaman na ng kapitan kung nasaan ang pwesto ng mga isda, saka na lamang nila ibababa ang kanilang lambat. Hindi ito basta-bastang lambat dahil ang tawag rito ay trolling net. Nahuhuli sa trolling net ang lahat ng isda na madadaanan nito sa ilalim ng dagat. May lapad ito na katumbas sa 3 palapag na bahay. Dahil sa lapad ng trolling net, siguradong masisimot nito ang mga hayop sa sahig ng karagatan. Kung minsan, kung ano-anong mga weird at mala-alien na isda ang misteryosong nahuhuli ng kanilang lambat. Ang scary naman talaga ng deep sea. Kapag napuno na ang laman ng trolling net, saka ito iaahon papasok sa loob ng barko. Dito masisiwalat kung gaano karami ang isda na kayang hulihin ng isang lambat. Sa pagkakataon na ito, ang mga isdang Alaskan Pollock ang nakulimbat ng lambat.
Ang mga trolling net gaya nito ay kayang humuli nang aabot sa 2 tonelada ng isda. Sobrang effective ng trolling net, kaya kung minsan, maski ang mga sea lion ay natatrap sa makapal na lambat. Aba, eh mukhang gusto pa ata makiagaw ng sea lion sa nahuli ng mga mangingisda. Ang lahat ng mga isdang nahuli sa lambat ay didiretso sa loob ng barko. Isa sa nakamamanghang katangian ng barkong Northern Eagle ay ang pagkakaroon nito ng pabrika sa loob ng barko. Dahil dyan, ang barkong ito ay parang lumulutang na factory sa gitna ng dagat. Ang mga isdang nahuli sa lambat ay agad na pinuproseso ng mahigit 100 empleyado na naka-duty sa loob ng barko. Marahang pinipili ng mga worker ang isda na may magandang kalidad at itatapon ng mga pangit. Maayos nila itong hihiwain upang kilatisin kung ano ang karne na pwedeng ibenta sa merkado. Ang factory sa loob ng barko ay kaya magproseso ng 1,000,000 piraso ng isda bawat isang araw. Kung namangha ka sa dami ng isda na kinukuha sa dagat, malamang ay gusto mo ring matuklasan kung paano ba kinukolekta ang mga tahong na binibenta sa palengke. Kung sosyal ka, ang tawag mo rito ay mussel. Dito sa tabing dagat ng bansang Espanya, may kita ang pinakamalaking mussel farming sa buong mundo. Dito mo rin may kita ang mabusising proseso sa pagpaparami at pagpapalaki ng mga tahong na binibenta sa iba't ibang bansa. Para simula ng mussel farming, nag-uumpisa ang proseso sa pangungulekta ng mga bagong silang na tahong. Yang mga nakikita niyong likido na lumalabas sa tahong, nariyan ang mga bagong silang na mussel. Ito ang siyang kukolektahin ng mga farmer upang alagaan at palakihin. Pagkalipas ng 1 buwan, ang mga baby tahong ay unti-unti nang lumalaki na kasing sukat ng butil ng bigas. Pagkalipas pa ng 1 buwan, kitang-kita na medyo lumalaki na ang mga tahong. Kapag ang baby tahong ay may laki na 3 centimeters, ready na ito para sa susunod na yugto. Ang mga maliliit na tahong ay isa-isang ipapasok sa loob ng tela na siya naman tinatawag sa prosesong sucking. Dito sa prosesong sucking, mabusising ipinapasok ang mga baby tahong sa lambat na parang medyas. Kapag ang mga medyas ay napuno na ng mga baby tahong, saka na lamang nila ito ibabalik sa dagat. Sa ganitong paraan, naipagpapatuloy ng tahong ang kanilang paglaki. Ang mga tahong kasi ay filter feeder. Ibig sabihin, kinakain ng tahong ang anumang masasagap nitong pagkain na lumulutang sa tubig. Ang bawat medyas na puno ng tahong ay marahang itinatali sa lubid na merong boya o ang sariling pampalugtang. Sa ganitong paraan, nakasisiguro ang mga farmer na hindi mawawala ang kanilang mga alagang tahong. May mga farmer pa nga ang lumalangoy upang bantayan ng maayos ang paglaki ng mga tahong. Pagkalipas ng 1 taon, ang bawat tahong ay meron ng haba na 10 sentimetro. Kapag ang tahong ay may haba na 10 centimeters, pwede na itong hanguin sa dagat. Dito magsisimula ang mga worker upang kolektahin at linisin ang mga tahong. Kahit matagal ang proseso, sulit naman ang resulta. Ang tahong kasi ay mabenta sa mga mamimili at mababa lang ang puhunan na kailangan para sa mussel farming. Kapag ready nang ibenta ang tahong sa palengke, pwede na natin itong mabili at magluto ng masarap na pang-ulam. Para sa last nating topic, hindi ka ba nagtataka kung paano hinuhuli ang sandamakmak na manok? Mataas ang demand sa karne ng manok, kaya kailangan din rito ang pangmalakasang makina upang kolektahin ang lahat ng manok sa farm. Upang makuha ang limpak-limpak na manok ng ligtas at epektibo, kailangan gumamit ng Apollo Generation. Ang Apollo Generation ay isang makinarya na kayang kuhanin ng mga manok gamit ang conveyor belt.
Hinihila nito ang bawat manok na madaraanan upang madaling maipasok sa kulungan ng mga manok. Ang ibang farm naman ay gumagamit ng makina na tinatawag na ESM, a Viking Chicken Harvester. Meron itong malambot na brush na siyang kumukuha at dumadampot sa mga manok. Ito ang paraan na maliban sa ligtas, mabilis pang nakukuha ang mga manok. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay DK at Sky Kabulay. Hello rin kay Gair Tyru Sagaral. What's up kay Kian at Kael. Shoutout sa pamilya ni LJC, Ivana Nicole Oyapgam, Clay Algen at AJ Pataguan, Melvin Makabanding, at kay Yushin Balogna. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!